So again, magandang gabi sa ating lahat. Papasalamat tayo sa kay Lord dahil sa buong maghapon, iningatan ulit tayo ng Lord. So ang pag-aralan natin ngayon, gusto ko ulit magturo sa inyo so about 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 hanggang 18. Yun yung pag-aralan natin ngayon. Sa tatlong verse na to, may papakita na we are truly followers of Jesus despite sa ating mga pagkukulang, despite sa pagtanggap natin sa Kanya. Ito'y dapat nating mga gawin as son and daughter of the living God. Ito yung mga dapat nating gawin. So tatlo lang yung ituturo ko sa inyong lahat. So again, salamat po sa lahat mga nanonood at patuloy na binibisita yung channel ko. And God bless you. So ang una nating pag-aralan, sabi niya, Pastor, sa noon chapter 5 verse 16, ang sabi na rejoice always. Yung una po. Pangalawa po ang sabi niya, pray without ceasing. And verse 18, ang sabi niya dito, everything give thanks for this is the will of God. So ito po yung una natin pag-aralan. Sa chapter 16, ang sabi na rejoice always. Bakit kaya sinabi ni Lord na rejoice always? So kung iibisipin natin, kung meron tayong pinagdaraanan na problema, kung meron tayong trials or pagsubok na dumarating sa atin, di ba ang hirap na magpakasaya? Rejoice always. So bakit kaya sinabi ni Lord sa atin yon? Ito yung natutunan ko na spite sa mga trials na problem na dumarating sa atin, ang sabi niya doon ay rejoice always. Bakit po kaya? Bakit niya sinabi kay Lord na magpakaligaya ka palagi? Maari bang magawin natin yung magpakaligaya in times of trials? For me kasi, ang ginagawa ko kapag may pagsubok na dumarating sa atin, nagpapakaligaya lang ako sa presensya ni Lord. So kasi alam ko na kapag may problema tayo at lagi natin ito niluluhod sa Lord, gagawin din yun yung best niya para masolusyonan to. So kaya niya sinabi ito sapagkat rejoice always, sapagkat hindi kanya pababayaan in times of your trials, in times of your problem na dumarating, hindi ka pabayaan ng Diyos. Kaya ang dapat mo lang gawin, meron ka mang problema or wala, magpakaligaya ka sa ating Diyos na buhay. Yep, mahirap na magpakaligaya na may problema. Minsan, ang hirap matulog. Minsan, parang hindi mong iniisip kung may problema ka. Pero tandaan mo to. Kaya na sinabing magpakaligaya ka. Why? Because alam mo dapat na nasa puso mo na kaya kanyang paligayain kung itiwala mo sa Diyos ang mga problema mo. Yun nga po, rejoice always, na kahit may problema ka, magpakaligaya ka lang kay Lord dahil siya po ang nagsusolusyon sa mga problema. So sa pangalawa na pag-aralan natin, sa verse 15, sabi niya po dito sa ating Bible ay pray without ceasing, o sa Tagalog niyang manalangin kang walang patig. So sometimes ang napapansin ko po, kapag meron ka sa 6 years of ministry ko, pag may kailangan sila kay Lord, laging umiiyak, laging nananalangin. Pero kapag sinagot na ni Lord yung mga panalangin nila, hindi nila kinakausap. Or sometimes napaka-unfair natin sa ating Diyos, na kapag meron tayong kailangan, lagi tayong umiiyak sa Kanya, lagi natin siya kinakausap. Pero kapag sinagot na ni Lord, hindi mo na kinakausap. So napaka-compare po natin. Kaya nga po, sinabi na pray without ceasing, ito po dapat. May kailangan ka man, nasa kasiyahan ka man, o may sakit ka man o wala, or meron kang kailangan o wala, we need to talk to our living God. Kausapin mo sa pananalangin. Why? Bakit ka mo? Bakit natin lagi siyang sinabi na pray without ceasing? Bakit niya sinabi na pray without ceasing? Kasi alam niyo po, hindi pera yung blessing na natatanggap mo araw-araw. Ang pinakamalaking blessing na natatanggap natin sa araw-araw po na not a money, yung hininga na laging pinapahiram ng Diyos sa atin, yun ang pinakamalaking blessing. At kaya sinabing pray without ceasing, manalangin ka lagi, kasi pinapahiram ng Diyos ang hininga mo araw-araw. So nawa sa verse 17 na may kailangan ka man o wala, we need to talk to our living God. Kausapin mo siya lagi. Subukan mo mong kausapin ng mga magulang mo sa isang linggo. Ano kaya sasabihin sa'yo? Di ba magagalit po sila? Sa isang araw lang hindi mo kausapin ng mga magulang mo, magagalit na yan. Napaka-blessed natin na kahit hindi natin kinakausap minsan ng ating Diyos,
hindi siya nagagalit. Pero tandaan po natin, hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Hindi natin alam na kung hanggang saan tayo. Kung pupunta ka sa sementeryo, may mga liit na mga pansyon doon, may mga laki, may mga katamtaman. Kasi hindi natin alam yung buhay natin. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa inyo, we need to talk to our living God in times of trials or happiness. Lagi nating kausapin ng Diyos. Magpasalamat tayo lagi na pinapahiram pa niya ang hininga na binibigay niya sa atin. Yun po ang verse 17 na nawa, pray without ceasing. Sa pangatlo po na pag-aralan natin sa gabing ito, sa verse 18 sabi niya, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sabi niya, everything. So bakit kaya everything? Magpasalamat ka kay Lord. Kahit may sakit ka, magpapasalamat ka kay Lord. Kahit may problema ka, magpasalamat ka rin kay Lord. Kahit may trials dumating sa akin, pastor, magpapasalamat pa rin ako kay Lord. Magpasalamat ka, why? Bakit? Kahit may sakit ka, bakit ka dapat magpasalamat? Kahit may trials, bakit ka kailangan magpasalamat? Kahit may problema, magpasalamat ka kay Lord. Give thanks, friend. Yep. Bakit? Magpasalamat ka sapagkat mas better yung plan ni Lord kaysa mga pagsubok na dinarating sa'yo. Bakit kailangan mo magpasalamat kahit may sakit ka? Sapagkat ang sakit na yan ay kaya ng paggamutin ng Diyos. Bakit kailangan mo magpasalamat kung mayroong trials na dumarating sa'yo? Sapagkat tinuturoan ka ng Diyos na maging matured sa Christian. Bakit kayo magkasalamat kayo may problema? Sapagkat ang problema na yan ay mas malaki kaysa ating Diyos na buhay. Kaya sinabi ni Lord na kailangan mo magpasalamat sa Kanya ng everything, give thanks. Kahit nasa kawalan ka, magpasalamat ka kay Lord sapagkat He is God provided in Philippians 4 verse 19. Na kahit sa akin kasi kapag nawawalan na ako ng pera, doon ko nakikita na buhay ang Diyos. In Philippians 4 verse 9, I will supply all your needs. Magpasalamat ka pa rin sapagkat alam ko na kapag nasa walan ako, gagalaw po ang Diyos. Kaya nga po, sa verse 18, sa last na pinag-aralan natin ngayon, magpasalamat ka anumang sitwasyon mo sa buhay mo sapagkat alam mo na sa mga bagay na yan ay kayang solusyonan ng Diyos. Bakit na sinabi ang everything give thanks to the Lord? Kasi yung plan ni Lord is better than our plan. So, as a conclusion sa pinag-aralan natin ngayon, sa Jeremiah chapter 23, verse 23-24, ako ang Diyos na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa lahat ng lugar. Kung sa Jeremiah 23, verse 23-24, alam ng Diyos ang lahat-lahat. Iyak, mataguan mo yung mga magulang mo. Matataguan mo kami ng mga pastor mo. Matataguan mo mga mahal mo sa buhay. Pero tandaan mo, in Jeremiah 23, verse 23 and 24, walang may tatago sa ating Diyos na buhay. Tandaan po natin na anywhere, andun ng Diyos. Kahit magtago ka, andun ng Diyos. Alam ng Diyos kung nagpapakasiya ka sa Kanya. Alam ng Diyos kung nananalangin ka. Alam ng Diyos din kung talaga nagpapasalamat ka in times of your trials. Kasi sabi niya, give thanks to the Lord always. So, kaya nga po, sa verse na yon ay walang may lilihim sa ating Diyos na buhay. Kaya nga po, sa Jeremiah 23:24, alam ng Diyos ang lahat-lahat. So, nawa po ay sa tatlong pinag-aralan natin ngayon ay nawa po ay matupad po natin yung magpakaligaya ka, yung lagi kang manalangin, kahit wala kang kailangan, kahit sa kasiyahan, sa kalungkutan, sa problema, sa trials, you need to talk always to our God. And sa verse 18, dapat po ay lagi tayong magpasalamat anuman ang dumarating sa buhay po natin. May blessing man na maliit, ipasalamat mo. May malaking blessing, ipasalamat mo. Kung anuman ang dumarating sa atin, sabi sa verse 18, magpasalamat tayo. Yun lang, see you next vlog and God bless you. Sa pagtatapos natin, gusto kong ipanalangin kayo. Lord God, sa lahat ng mga nakinig dito, Lord God, salamat po Diyos. Patuloy na i-guide mo sila
na makilala ka muli, O Lord Diyos, na magkaroon sila ng great relationship with You. Na tuwing aaralin namin mga salita mo, Lord God, ito yung maging mabangusan mo sa mga puso po namin at may apply po namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. God, hindi ko alam ang mga pangangailangan ng mga nakinig, but You are the great God. I-provide mo ang kanilang pangangailangan. Turuan mo kami magpasalamat sa Iyo. Turuan mo kaming manalangin sa Iyo. Tulungan mo kami, Lord God, na magpakaligaya sa Iyo. Ano man ang aming pinagdaraanan, dapat namin gawin ito. Sapagkat, Lord God, we are Your followers, O Lord God. Dalangin ko, Diyos, na ingatan mo mga buhay na mga nakinig. At dalangin ko, Diyos, ano man ang kanilang mga pangarap, in Jesus' name, magtatakupad ito. Sapagkat, Lord God, sumusunod kami sa mga yakap mo. Lord, we thank You. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen. So, higit sa lahat, Lord, don't forget to like, share, and subscribe sa akin channel. And God bless you. See you next vlog.